Quantum to ah. Ano mo yan? Pero hindi nabuksan. So, kumusta naman kayo guys? Ngayon, ang gagawin natin ay magre-reaction video tayo and ipapakita ko rin sa inyo yung mga hindi nyo nakitang video nitong car wash or car raid ni Papa Jackson sa kotse ko. Kasi, ang totoong pangyari talaga ay naglagay po ako ng condom sa likod ng kotse ko para pag kina-raid niya ako o kina-wash niya ako, mawiwindang siya. So, ang hindi niya alam, nagvi-video din ako sa bahay. Kaya papakita ko dito sa video na to na nag-video ako habang kausap ko siya nang hindi niya alam kasi planado ko talaga lahat to. So, ayun. Explain ko muna sa inyo kung paano nangyari lahat ng to. Kasi bago mag-quarantine, alam naman natin na mahirap na yung parking, diba? So, kami, sa amin, bawal na mag-park sa labas ng bahay. Kaya nahihirapan na ako. Nagpa-park na lang ako sa gas station na malapit sa bahay namin. Eh, since, at bago mag-lockdown, sinabi na magsasara na lahat. So, hindi ko alam kung saan ako magpa-park. Nahihirapan ako maghanap. Kaya sabi ko sa kanya, dali na lang niya yung kotse ko dun sa kanila na muna. Kasi sila, maluwag sila dun at may free parking space sila doon. So, matagal na talaga to. Pero, kahit matagal na to, pinlano ko na talaga siya. Kasi alam ko na darating yung point na magka-car-raid talaga siya sa akin. Kasi dati, na-car-raid ko na siya, diba? So, bilang revenge, nabanggit niya na yun sa akin na ika-car-raid din daw niya ako. So, inagaan ko na para hindi masyadong halata, diba? So, noon pa lang, naglagay na talaga ako nun sa likod ng sasakyan ko. Ang tagal nga, sobrang tagal. Ngayon lang siya nag-ano eh. Ngayon niya lang ginawa ng content eh. Pero at least, diba, hindi halata. So, panoorin natin ang buong pangyayari. So, alamin natin guys kung ano magiging reaction niya kapag nakita niya yung condom. Iisipin niya bang ginamit ko talaga yon, nagaganon ba ako? Or pagbibintangan niya yung iba? Hindi ko alam eh. Ewan ko kung ano magiging reaction niya. Tignan natin. I hope pa-enjoy niyo to guys. May ganyan siya dyan. Hotel yun ah. Magpupunta siya ng hotel? But! Wala kang alam dyan! Ano yan? Wala, di. Nalabas na. Ano yun? Wala, alam dyan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Saan mo nakuha yan? Yes, sa likod. Ano ito? Uy, Brad! Condom to ah! Ano mo yan? Pero hindi nabuksan. Nilagay mo to? Oo, hindi nilagay. May camera kasi kaya kunyari, go with the flow lang din siya, di ba? Ha? Nilagay mo to, no? Paano ko ilalagay sa kung gagabitin eh, wala kang jowa ko? Bakit ang una niyang naisip, si Jeff, hindi niya agad naisip na ako talaga yung gumamit nun? Oo. Ang kondom. Pinagbaka lang ako. Ay, nagprokpan eh, pagprok. Ang kumuha dyan. Matawag mo sa ganda nga. Kinansel ko talaga yung tawag niya. Kasi, nagmamadali akong tumakbo. Hinahanap ko yung camera para ma-film ko agad. Kasabot ka, no? Kasabot? Mukha mo, ha? Ginamit ko lang ito, isang beses. Kasabot si kasapot, ha? Sobrang komportable niya na hindi talaga ako yung gumawa. Hindi ako? Ha? Hindi ako? Yahoo! Nakalabas ko lang kanina. Sir, ba't may condom dito sila? Masagutin guys, masagutin. Mukhang guilty. Tamang payal kung may condom, ay katama ko lang naman. Kaya dapat niya tawagan si Gandang Ara para tanongin kung bakit may condom sa kotse niya. Ilagay mo, no? Si Jeff tawa lang ng tawa, pero si Kasapot, si Richard, feeling ko kinakabahan na siya kasi nasa isip niya, hindi naman talaga nilagay yun ni Jeff eh. So, feeling ko yung mukha ni Kasapot, kinakabahan siya kasi iniisip niya siguro na ako talaga yun kasi wala namang iba maglalagay. So, iniisip niya na ginamit ko talaga yun at di niya alam magiging reaction niya. Kaya parang tinan niyo yung mukha niya, tahimik show. Bata, tapos yung pinaprank niya ako ah. Hindi naman gamit yung condom eh. Wow!
Nabot ka sa ako. Kung sinasabi mo dyan? Ito to. Wala. Mag-break. Hindi, tinanong ko lang kasi dyan, nung nasa labas pa lang, eh, sabi mo magkakarid dito sa kotse ni ate. Eh, chinek ko yung bulsa. Eh, ang pili mo, yung mo. Mamatay na, lumubog na ngayon. Maging lumubog, kaya sabi mo. Maging pangit man ako kahit po. Luwain na mas, luwain na matay mo. Luwain na mas, luwain niya. Talaga ba? Gawain ba naman ang sinungaling yun? Ako, pag sinabi ko mamatay man ako, ibig sabihin talagang, ano, nagsasabi ako ng totoo. Promise, di ba? Maging pangit man ako ngayon. Wait lang, singel. Kaya! Hindi ko nga nilagay. Hindi ako maglalagay ng condom, tsaka hindi ako gumagamit nun. Hindi ako marunong gumamit. Saan ba yun? Sa birthday? Saka may birthday party. Yun yung tanong, bakit? Hindi. Ayun. Di ba? Ang sarap pagdudahan yung taong walang kaalam. Di wala talaga ako alam. Promise. Oo, nainiwala ko talaga eh. Di ba? Hindi ako. Hindi ko nilagay yun. Mas wala kayo tiwala ako at harapin sa'yo. Oo. Sino? Kariling kapatid. Malay ko kung planado ni Ate Kara, baka naman umaming ka. Wala akong kaalam-alam, promise yan. Hello? Bakit? Hello, bakit may condom sa kotse mo? Ha? At may condom sa kotse mo? Anong condom? Ito matawa ka? Condom dito. Ha? May condom dito. Kasan yung condom? Kasi loob, ano? Panay mukha? Oh, galit! Tawagan mo ko sa Viber ngayon. Napakahusay nyo ha, pag gusto nyo may prank ha. Wala sa akin, wala na o. Ako nga pinaprank eh, ako pinagbibitakan, ba't may condom nga sa kotse mo? Di ko nilagay ito eh, minsan ko lang ginabit sa palengke pa. Kamera. Eh kasi, maghuhugas kami ng kotse, nakita ni kuya. Nihugas kami kotse mo yun. Ang galing naman niya, alam niya kung saan titignan agad. Hindi siya naglagay niyan. Hindi nga ako! Lumuhod man ako dito ng pitong beses. Ay, paglumuhod. Wala, hindi ako promise. Hindi nga ako naglagay, parang tao. Hello? Hindi nga ako naglagay, promise. Hindi ako naglagay, Ted. Ikaw naglagay niyan, kilala kita. Oh? Nanay kita? Kilala mo ako? Kaya mo tumatama ka pa? Hindi pa naman maglalagay ng ganito, di ba? Natural rubber. Paano ba nilalagay ito? Hello? Sandali! Dadmadadmahan ako, pero ako talaga naglagay nun dati pa. Ikaw naglagay nun! Di ba ikaw naglagay nun? Parang di, pinapahami ko kasi di ko kasalanan. Na-try niyo akong bad trip, hindi nga yung bad trip, yung good mood ako. Ako naman. Ako naman. Ako naman. I'm so happy na sobrang ano nang tingin mo sa akin, sobrang bait na hindi ko talaga magagawa yon. So thank you. Si Elion? Hindi, baliw. I'm so happy na hindi ka naniniwala. Grabe, sobrang taas ng ano mo sa akin. Oh. Hindi mo iniisip na maglalagay ako ng gano'n, no? Pero mag-hi ka muna sa camera. Ako naglagay niyan. Eh wala, ibig sabihin naniniwala ka. Ibig sabihin, naniniwala ka hindi ko magagawa 'yon. Oh, napakabait ko naman para sa paningin mo. Pag-ay ka na.
Ay, yak! Ay! Oh, sige na, bye-bye. So, yun na nga guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. O, diba, na-prank ko din siya kahit di siya naniwala. Pero nakaka-touch na, hindi niya iniisip na ganun ako. Kasi wala naman talaga akong ibang ginagawa sa buhay. Wala naman ako nakaka-date or what. After ng work, uwi agad ako sa bahay, edit. Ganun lang yung buhay ko. And nakakatuwa naman na ganun yung tingin niya sa akin, diba? So, ayun lang. Thank you for watching this vlog. And don't forget to like this video. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye. Subscribe!